Yun! Ano, so Friday ngayon. Ano tayo, mamaya. Kagabi merong ano, merong storm warning dito. Summer na summer talaga ang Canada hanip. May storm warning. So dapat daw Friday and Saturday maulan. Wala namang ulan eh, kaya ang bala ko ngayon, lalabas muna. Para mamaya pag-uwi Friday, siyempre Friday night medyo chill tayo. Sama ko kayo sa ano, pagbili ng alak, bili tayo ng alak, no. Tapos ang kagandahan pa nito, meron tayong good news. Merong update sa staff house na mga bagong kailangan nila dito sa Maple Leaf. Abangan niyo sa dulo ng video, doon ko iaano yung details kung ano yung mga kailangan nila. Marami ang kailangan. Kaya magandang pagkakataon to para makapag-apply uli kayo. Yung mga hindi sinuwerte dati, pwedeng mag-apply. Mga pala ko mga nagtatanong paano yung setup ko ng video. Ayun yung camera ko. Nakasabit sa bag ko. Para wala akong hawak habang nagaano. Okay, yun lang. Dahil sa sa Liquor Mart. Tayo sa Liquor Mart. Hindi ko alam. Baka beer lang ang bibili natin, beer. Kasi ayoko sumakit ang ulo. Ano lang. Chill lang, chill. Chill drinking lang ganun. Siyempre, sidewalk lang tayo. Grabe, makulimlim. Huwag kang uulan. Yeah. Okay, biglang umulan, yari ako eh. Yan o, ganyan mga bahay dito. Pagka summer, ang ganda eh. Kahit ganyan mga bahay lang, no? Tapos yung may magandang ano ka, magandang backyard ka, naiisip ko, nandiyan kayo ng family mo, di ba? Tapos nagba-barbecue sila, naglalaro, di ba? Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam, man. Maganda yung mga bahay dito. Saka mas, sabi nila, mas mura daw yung ano rito, yung mga bahay. Sabi ni ano, ikukot ko si Marvin. 100 plus daw makakuha ka pa ng bahay dito. Pero pag pumunta ka sa ibang province ng Canada, masyado nang mahal. Totoo lang. Kaya, yun. Tingnan natin what the future holds pagka nakakuha ko na yung aking mga pamilya. Sana walang dalawang taon makuha ko na sila dito. Eh, hindi ka naman tayo. Malamig ah. Wala ang kaaraw-araw. Doon sa kabilang Liquor Mart. Problema mo rito, hindi tulad sa Pilipinas. Pag gusto mong bumili ng alak, nandiyan lang sa kabilang bahay, mayroong tindahan. Pusa, umuulan na, men. Bad trip. Huwag mo nang bubuhos. Dito hindi, pupunta ka pa ng Liquor Mart para bumili ng alak. Kahit yung pupunta ka sa ano, yung sa mga ano diyan, yung Sobeys, yun yung ano para dito, parang grocery dito eh, na malapit eh. Wala silang mga alcoholic drinks. Kahit yung mga ano, ewan ko lang sa 7-Eleven dito, may 7-Eleven dito. Kamunang bubuhos, mga patak-patak ng ulan. Dito naman tayo sa sementeryo. Dito lagi ang uwi ko eh. Baka bibiling ko yung course. Sana meron sila yung 6 packs lang. Yun lang ang bibiling ko. At bukas, weekend,
O nga pala, baka meron akong ano, meron akong interview sa local newspaper dito para sa mga newcomers. Ako ang napili. Nakakaba. Kasi Canadian yung mag-i-interview. Hindi siya Pilipino. Kala ko nga Pilipino, sabi nila Marvin, Pilipino. Hindi, Pilipino lang yun yung mag-i-interview na ganun. Eh, mukhang hindi. Kasi nag-i-email sa akin, ano eh, Chelsea Grant ba yan, pangalan niya? Ako si Kuya. Saka hindi ko alam tong bulaklak na to. Hi. Paano? Yan o. Anong bulaklak yan? Parang ang bango. Amoy na amoy. Lavender ba yan? Yung nga sa comment kung ano yan. Katabi ng Canadian Tire na mga bulaklak. Tapos yun. Dami lang mga binibentang halaman. Ganyan pagka-summer dito. Naglalabasan yung mga halaman. Binibili nila mga nasa ranging from ano, $10 to $30 sa mga ano. Oops. Yan ang Canadian Tire. Kung ano yan, parang ano yan, parang ano ba yun? Ibang ano yan. Basta lahat mabibili nyo dyan sa Canadian Tire na yan. Yun ang Liquor Mart. Liquor Mart. Saka dito, papakita ko sa inyo kakaiba yung pagbili ng alak dito. Hindi tulad sa atin na basta ka lang bibili sa tindahan. Hindi. Lalo na pagka foreigner ka, hindi ka basta-basta makabili. Lahat kasi meron kang ID rito na sa ano eh, na issued dito sa Brandon or sa Canada. Eh ako wala pa eh. Hindi pwede yung ano eh, hindi pwede yung parang company ID lang, ganun. Yun. Tignan natin. Hi. Can I bring this in? Can I bring this in? Ah, no, no, no. No? No, no. So, ayun, no? Abili na tayo, alak. Ito. Uwi na tayo. Ano ko, baka masita ako eh. Yeah, enough ko muna. Nawala yung ulan. Very good. Daan tayo sa likod. Kasi baka maputik dun sa sabay yun sa arik sa libingan. Dadaan tayo dun eh. Dito na tayo sa ibang way. Huh? Kita nyo ba yun? Open field? No? Cool! Kita nyo rito? Hindi ka basta-basta makakabili ng alak. Kailangan pa ng passport. Anak ng talaga. Ito lang maganda pagka sa skateboard. Wala kang ibang bit-bit. Pwede kang mag-bit-bit ng ibang gamit. Oops. Mga alas 12 na yata, papasok pa. Ikot-ikot sa ating neighborhood. Alam mo, hindi ko pa nakikita rito. Yung mga ano, mga galang aso. Kaya dun sa atin sa Pilipinas, pag nagaganito ako, nag-i-skateboard, kalaban mo mga aso, pag nakakita, tabuling ka talaga. Dito wala eh. Ay ko. Wala akong makikita mga stray dogs, you know. Lamig, grabe lamig ngayon ah. 15 yata ang weather ngayon. Dito ko lang masyadong iniintindi ang weather. Ang bango. Amoy ano, amoy isang paghita yung lugar. Alam mo yun? Tapos yan mga ano yan, mga dandelion yata yan. Alam nyo yung kulay puti na parang yung kulay, mga kulay dilaw na para mga ano na yan, ano, bulaklak. Nagiging ano yung puti, tapos sila yung parang, yung pag inihipan mo yung, ano, marami raw allergic dyan dito. Yung mga tropa pala natin, mga team 2 joints. Ano na rin, may mga
nabili na rin na mga bike, gusto na rin daw nilang maggalagala. Kaya yun, baka itong weekend makakapaggalagala na tayo kasama sila. Kaya lang ako lang ang naka-skateboard, sila mga naka-bike. Ako maghahabol, puro mga mountain bike yata mga pinagbibili. Siyempre hindi naman ako magbibilis dito eh. Kaya lang, yun nga, may thunderstorm sa bukas. Ganito lang din trabaho ng skateboard ko sa ano, sa Pilipinas. Pagka may mga bibilin yan, ginawa ko siyang pamasok, ayun, nabugbog ng matindi. Shoutout sa ano ko, sa Eskate PH, sa grupo ko. Tawag nila sa akin ano, destroyer ng skateboard. Yeah, tigigs. Nakita mo yun? Talagang humihinto sila para sa'yo. Mabait mga driver dito. Dito na dyan sa Pilipinas, paunahan kayo eh. Para kayo nagpapatintero. The next day. Yun, mga pala. Inaabot na ng umaga, napaganda yung shot namin ni pareng Marlon eh. Inaabot kami ng alas 4 na naman kagabi. Tamang kwentuhan lang, ganun. Kaya ngayon ko lang magagawa yung ating update tungkol sa ano, mga bagong stop house, bagong kailangan ng stop house. Bali yung sa ano pala, yung sa 50 na butchers na bali sa 50 na butchers dati na hinahire ng ano ng stop house sa Maple Leaf. Ano na pala yun? In process na yung mga ano, yung mga ano, mga nakapagpasa ng CB. So ano na, medyo parang close na yata yung ano, yung pag-aanap nila yung sa ano yun, sa mga bagong butchers. Ngayon, meron silang hinahanap 200 na ano, na production workers. Pero ano to, Maple Leaf pa rin to, Maple Leaf sa Ontario. Pero ang ano dito, sa poultry, mga manok. Kasi sa ano nila, sa planta nila sa Ontario, puro poultry yung ano nila doon, puro sa manok yung ano nila, yung kanilang planta. Eh sa Bradford, oh, sa Kennedy, Walker Drive, puro mga poultry. Ang ano doon, ang requirements doon, same lang sa requirements ng ano, ng sa hogs. 2 to 3 years experience, tapos dapat may IELTS. Basta yung ano, yung requirement usually na hinahanap, parang pagka nag-a-apply rin kayo sa UK, sa ano. Tapos dapat maganda yung ano niyo, CV niyo. Meron akong video na ginawa. Yun yung nakita sa akin ng ano, ng stop house. Ano, ipanoorin niyo lang yun. Magandang guide yun para kapag paggawa nyo ng ano, ng CV nyo. Ano to, galing to sa reliable na ano natin na source. Poultry workers dressing plant. Bale, ano, yun ang kailangan. 200. Kaya kung kayo ay nagtatrabaho sa Magnolia, sa Bounty, yung mga yan, or kahit nasa wet market kayo, nasubukan nyo na magpasa ng ano, ng CB sa kanila, sa Maple Leaf. Lalagay ko yung link sa baba kung saan nyo yan, ano. Tapos panoorin nyo, o kaya mas maganda, panoorin nyo yung meron akong video na ginawa, ilalagay ko sa link kung saan magsisend ng ay mag-upload ng mga ano nyo, ng mga requirements nyo para isang tingin, kasi doon tumitingin yung stop house. Yung sa work abroad, saka sa job street. Yun, ganun. Doon nyo ilagay yung mga, ano yung mga requirements nyo, mga NBI, resume, CV, mga ganun.
Doon sila naghahanap madalas. Kasi pagka sa email kasi masyadong ano eh, natatabunan lang din yung mga sinesend yun ng mga ano eh, mga CV, mga ganun. Kaya mas maganda, ganun nangyari sa akin eh. Sila yung nakahanap sa akin tapos kinontak nila ako. Dapat yung kumpletong detail. Maglalagay kayo ng multiple details nyo dun para ano, nangyari, contact, multiple contacts nyo. Number mo or yung asawa mo, mga ganun. Para hindi mo ma-miss ang opportunity. Yun, nakita nyo naman, naka-mic pa ako ah. Panis. Bale, ano ah, apply lang, apply. Sana swertein kayo. Maganda, maganda sa Ontario, maganda ang lugar yun. Ha? Sige na, yun lang. Like, share, subscribe, yung mga ganun eh, alam nyo na yun eh, di ba? Ako hindi pa rin eh. Sige na, paalam.